Ayun, so what's up mga kapedal? Sa video na to, itatrack rin natin ang Ultra Gravel Challenge 160 km route na gaganap yun sa Feb 19 dito sa Maynooklike City. Pero ang rurutahin namin ay ang first part at ang last part ng 160 km. So makakasama ko sa ride na to si Cycling Chef at ang kahawig ko syempre si Zoran Legaspi na mag-gravel bike na din. So tara, samahan nyo kami mag-ride sa Ultra Gravel Challenge ng 160 km dito sa Maynooklike City. Kailan panood kita? Papanood ka ba? Ngayon kasama na kita. Napapanood ko lang siya sa mga pelikula. Ayun, kasama ko na. Cycling Chef. Napanood ko lang din yung mga luto niya. Yun, so good morning mga kapedal. So kasama ko na naman ulit si Cycling Chef. Morning po mga kapedal. Yun, sa wakas, nakita ulit kami. At sa araw na ito, meron kaming bisita. Papagitan na lang namin sa inyo mamaya kung sino. So gagawin namin, mag-gravel ride kami doon sa Ultra Gravel na gaganapin sa Feb 19. And so hintayin lang namin makakasama namin, then ride out na kami maya-maya mga 7:30 ng umaga. Magandang umaga. Geno, kwento. Morning. Morning. Ayun, so pagdating ni Zoran dito sa Maynooklike City, nagkamustahan lang at konting kwentuhan, tsaka na namin inumpisahan ang aming ride dito sa Maynooklike City. So kasama din pala ni Sir Zoran ang kanyang bike mechanic na si Sir Marvin. Ayun, so from Maynooklike City, yung first ruta namin, yung first section or yung first part hanggang makarating sa may first checkpoint ng Ultra Gravel, which is nasa 20 kilometers yung haba. Ayun, so bali sa mga di pa pala nakakapag-track read or di nakakaalam ng first 20 kilometers from NCC, meron tayong in-upload na video, yung Ultra Gravel Challenge na 50 kilometers na track read video. So i-check nyo na lang dyan sa description natin or dyan sa screen syempre. Sa mga di pa pala nakakaalam na itong si Sir Zoran ay first time niya mag-ride ng proper gravel. So for a first time na mag-gravel, nagulat din ako na nag-register din pala siya sa 160 route challenge ng Ultra Gravel Challenge sa Feb 19. Pinapanood kita! Ay, thank you po! Pinapanood na kita sa YouTube ba? Ngayon kasama na kita! Napapanood ko lang siya sa mga pelikula. Ayun, kasama ko na. Ito si Cycling Chef. Napanood ko lang din yung mga luto niya. Ayun, kasama ko na. Ang original na usapan or plano nitong ride namin nila Zoran at Chef ay rurutahin lang dapat namin ang 50 km route ng Ultra Gravel. Kaso na makarating na kami sa 20 km mark, which is ang first checkpoint ng challenge, biglang humirit si Zoran. Na-extend pa namin daw ang ride namin hanggang halos makabuo kami ng 100 kilometers. So halatang nagustuhan niya ang ride at nabitin, kaya nagaya pa siya na mas habaan pa namin ang ride. Mukhang kami yata ang nabudol ng bisita namin ni Chef, ha? Parang kami yung nabudol ni Zoran, ha? Parang ano eh, parang kami yung nabudol mo eh, no? Bali sa part na ito, itinuloy na namin ang ride papuntang Concepcion Tarlac, which is part ng 160 km route ng Ultra Gravel. At sa part ng Concepcion, meron kaming madadaanan na parte na ginawa kong ruta na nasa 15 to 20 kilometers na gravel and dirt road na nagustuhan ni Cycling Chef at maging si Soren na tuwang-tuwa sa ruta. Dinggan na ngayon ito. We'll be right back.
haba, no? Gravel road sa tabi ng T-Flex. Wala eh. So nandito, dito na kami ngayon sa may Concepcion Tarlac. Nag-enjoy si Sir Zoren Legazpi sa route. First time niya mag-gravel actually. Galing siya sa road bike. Then ito, sinubukan niya yung 100. Then, in-accept niya yung challenge ng 160 km ng Ultra. Hello po. Walang tubig, isang bote lang. Ang akala ko, 50 kilometers lang kami. Binubudol kami nila, sir. Biglang 90 kami. 90. Pero grabe, nakaka-amaze kasi first time yung mag-gravel, di ba? First time yung mag-gravel, tapos sasali pa ng 160. Isang araw. Oo. Oh. Ba ito? Basta sa amin. Ay, sa wakas, tumigil din sila. Akala ko din natitigil eh. Ubus-ubus na eh. Nawawa naman yung gumawa ng ruta. Ayun, so pagdating namin sa part na to, nakalabas na kami sa napakahabang gravel and dirt road na dinaanan namin kanina. So sa part na to, kapirasong highway yung dadaanan namin, tapos may papasukan naman kaming mga barangay road na papunta naman sa pinakabayan ng Concepcion Tarlac. So paglabas ninyo sa dulong daan after ng mga barangay roads, ang unang aabutan ninyo ang pinakabayan ng Concepcion dito sa Tarlac. So pagtawid ninyo, dire-diretso lang hanggang marating ninyo yung tulay ng Barangay Santa Rita. Ito yung pinakamalaking tulay o pinakamahabang tulay sa Concepcion na dinaanan mismo ng Grabbing Gravel Challenge Leg 2 noong ginanap ito sa Nuclear City. So pagdating dito sa mahabang tulay ng Santa Rita sa Concepcion, pabalik na kami ng Nuclear City. So itong rutang dadaanan namin ngayon ay yung ruta mismo ng Grabbing Gravel Challenge Leg 2. Yung mahabang dike na gagamitin din sa Ultra Gravel Challenge 160 kilometers pabalik ng Nuclear City. So heads up lang mga kapedal, may mga ilalagay kami ng mga directional signages, pero I do recommend na use navigation. Either bike computer man yan na may mapping or use kumot sa mga cellphones ninyo kung wala kayong mga bike computer. Kasi bakit ko nire-recommend na gumamit ng navigation? May tendency kasi na pwedeng mawala yung mga signages na ilalagay namin, lalo na napakalawak at napakahaba ng ruta. Just to make sure na hindi kayo maliligaw, use navigation talaga. Sa mga nagtatanong ng GPX file, meron tayong naka-upload, just search Siklistang Kabalin sa Kumut application. Andun yung Ultra Gravel 50 kilometers and 160 kilometers na GPX files na pwede ninyong magamit sa ride. So this is the future of gravel cycling. Navigation talaga ang kakampi para hindi maligaw.
Australian na. Ayan, so finally nakabalik na kami ng Nuclear City. So dito ko na din tatapusin ang video na to. Salamat din kay Zoran Legaspi at kay Sir Marvin na nakaride namin ngayong araw. So ako nga pala si Jeno Cuenco, ang inyong siklistang kabalayan. So like, comment and subscribe naman dyan mga kapedal. Hanggang sa susunod na gravel ride adventure. Ride safe mga kapedal.